Marami ang nagtatanong noong nakaraan kung nasaan si Oheb at bakit hindi siya kasama sa lineup nila sa MPLPH at bakit hindi rin siya naianunsyo bilang magpapahinga ngayong season. Na kung saan ito nga ay tuluyan ang nasagot ng ilabas ng blacklist ang kanilang MDL team at nandito ang ating hinahanap na Filipino sniper. Pero syempre alam naman nating ang MDL ay may ibig sabihin na Mobile Legends Development League na kung saan ito yung lugar para sa mga players na dapat munang i-improve ang kanilang paraan ng paglalaro. Kaya ibig sabihin ba nito bumaba o bumagsak si Oheb sa MDL dahil nag-underperform nga ba siya noong M4? Isa yung katanungan, kabatang ha? Pero dahil nandito ka na rin naman sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at painitin mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated sa ating mga bagong balita. Unang-una sa mga naghahanap kay Kevier, kabatang, na nag-aakala nakasama siya sa MDL team ng Blacklist, abay ito di umano ay nagdesisyon munang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Pero si Kevier ay parte pa rin syempre ng Blacklist at ayon sa mga ito, siya ay maglalaro sa MDL Season 2 at sa oras na yon ang MLBB na ang focus niya. Pero alam naman natin na si Super Red ang siyang may hawak ngayon ng gold lane sa MPL lineup nitong Blacklist na ibig sabihin siya rin ang ating mapapanood na magpapakitang gilas sa papasok na kampeonato. Marami syempre ang mga may doubt pa sa kakayahan ng taong ito dahil nga hindi naman nasusukat o masusukat ito sa global ranking, global heroes o achievements sa amateur scene. Bagkos malalaman nito sa mismong aktual na paglalaro niya sa pro scene mismo na kung siya ba ay kakainin ng pressure o malalampasan niya ito. At alam rin natin na ang binalitan ni Super Red na si Oheb ay hindi rin basta-basta kapalit-palit dahil nga si Oheb ay maihahanay bilang isa sa pinakamalakas na gold laner sa buong mundo. Pero buong akala ng karamihan si Oheb ay magpapahinga lamang rin kagaya ni na Coach Bon at Haji maging ni Eson pero ito pala ay bumagsak sa MDL team nitong Blacklist na umani tuloy ng iba't ibang mga komento mula sa mga tao. Ayon sa isang komento binaogba naman ni Benny QT sa M4, mapapa MDL ka talaga. Sabi na eh, underperforming kasi si Oheb, good decision, ha 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 ha. Na-demote di kasi nag-perform nung M4. Ilan lang yan sa ating mga nabasang mga komento na sa tingin nila, ito ang dahilan kung bakit bumagsak ang Finals MVP noong M3 World Championship. Kaya ang tanong, ito nga ba talaga ang dahilan kung bakit binagsak ng Blacklist ang isang Oheb at siya nga ba talaga ay nag-underperform noong M4? Alam ko may masasaktan dyan pero ang sagot sa mga nagkokomento ng negatibo kay Oheb ay hindi siya inilaglag ng dahil sa performance niya noong M4 bagkos makinig ka kung bakit. Unang dahilan, alam ng lahat na matatawag nating veterano na si Oheb pagdating sa pro scene ng larong MLBB na kung ating titingnan, yung mga makakasama niya sa MDL ay mga baguhan talaga sa pro scene. At kung titingnan mo rin, wala silang assistant coach at analyst sa MDL team nila para sa Season 1 na kung saan ito ang pinaka-main purpose nitong si Oheb. Bilang veterano, siya ang pinakamagsisilbing mata nitong MBL para malaman ng mga ito ang dapat nilang i-improve sa paglaro dahil alam nating napaka-vocal na tao nitong si Oheb at syempre matalino ang taong ito na sadyang makakatulong para mas lumakas ang kanilang MDL team. Tama ka ng iyong naiisip, si Oheb ay magsisilbing 6-man lamang nila para sa MDL nitong Blacklist. Pero syempre may magtataka dyan kung bakit magsisiksman lang din pala si Oheb, bakit hindi na lang sa kanilang MPL team. Konti kasi ang magiging papel ni Oheb kung sa MPL siya magiging 6-man dahil literal na 6-man talaga ang kanyang magiging papel dahil kina Dexter, MTB at Venus kumpara sa MDL na kung siya ay 6-man ay makakatulong pa siya sa pag-a-analyze ng mga game at syempre ang importante sa lahat ang experience niya mismo sa paglalaro.
Sama din yung salita, magpapahinga pa rin si Oheb. Pero gagawin niya pa rin makabuluhan ang kanyang pagpapahinga. Yung tipong magagamit pa rin siya at hindi tuluyang matitenga. At ang pangalawang dahilan kabatang alam nating, ang MDL at MPL ay pwedeng magpalitan ng mga players pagkatapos ng 2 weeks ng regular season na kung saan malamang sa alamang may kaugnayan nito kay Super Red. Dahil kung sa una at pangalawang linggo nitong blacklist na kung nakikitaan nila ng napakalaking adjustment kay Super Red, habay napakadali lamang nilang mag-call a friend sa MDL para kunin si Oheb sa mga ito. Pero doon sa mga nagkokomento na kesyo nag-underperform si Oheb o nabaog di umano siya ni Benny, abay kabatang, ito ang magiging sagot natin dyan. Kung sa umpisa ng MDL ay pinaglaro nila si Oheb imbes na si Owl, abay tama ka ng iyong iniisip. Pero kung si Oheb ay magsisilbing 6 man lamang ng MDL, ibig sabihin lahat ng mga sinabi ko ay tama. Siyempre, kung talagang ito ang dahilan na siya ay kailangan muling magpalakas sa MDL, edi sana magbababad siya sa main 5 nitong MDL at hindi siya ilalagay sa 6 man. Malakas namang talaga si Benny kabatang at talagang nalamangan niya si Oheb noong M4, pero kung ito kasi ang dahilan ng pagkakalaglag ni Oheb, abay ang kailangan nila ay magbatak muli ang main lineup at ito ang gagawin nila sa pagpasok ng MPL Season 12 para sa M5. Kaya maniwala ka o sa hindi, pahinga itong si Oheb, pero kailangan siya ng MDL team nila bilang gagabay sa mga ito at sa kanilang pag-uumpisa. Sa kabilang banda, may mga nagtatanong sa live ni Edward kung sino di umano ang 6-man sa kanila ni Rene J, na kung saan ang naging sagot niya rito ay didepende di umano yan sa kanilang coach sa MPL. Ibig sabihin, parang katulad kasi yan nung sinabi ko sa inyo noong nakaraan na ang paglaro ni Rene J sa main 5 ay depende sa magiging performance niya sa mga una at 2 linggo niya sa regular season. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi na sana ibigay lahat ni Rene J ang kanyang makakaya para manatili siya sa main 5, dahil nga nag-aantay lamang si Edward na palitan siya sa oras na mahirapan ang BL. Ganon pa man, mukhang makakakita tayo ng assassin mula kay Wise, dahil tila ito ang malimit niyang ginagamit ngayon sa kanilang mga rank games. Pero tandaan, iba ang RG, Screams at actual game ng ating mga teams. At ang kasunod naman nito ay pag-usapan natin si Best Colts 6, dahil siya nga ay tuloy nang tinanggal ng kanyang longtime team na Evos Esports. Sa totoo lang, sobrang sama sa pakiramdam nito malamang para kay 6, dahil ang Evos ay tila nagsilbing pamilya na para sa kanya, dahil nakasama niya ang mga ito sa maraming pagkabigo at syempre sa maraming tagumpay. Si Zays ay nanatili sa Evo sa loob ng 4 na taon kabatang, kumbaga mas matagal pa si Zays sa team na ito kumpara sa relasyon nyo ng ex mo. Maraming mga taga-Indo ang siyang nalungkot rin sa kanyang pagkawala. Siyempre si Zays kasi ay ang nag-iisang coach na nagbigay sa kanilang bansa ng 2 international title, una sa M1 at pangalawa ay ang IESF. Kaya para sa akin, deserve ng taong ito na mapunta sa panibagong team na makakasama niyo ulit sa loob ng mahabang panahon. At malay natin, ang RRQ Hoshi naman ang magbigay ng interest nila kay Zays. Kaya para sa akin, magfo-focus lamang talaga si Zays muna sa kanilang SEA Games. Tapos may isang team na talaga ang kumuha sa kanya para sa MPL S12, at ito ang ating aabangan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pagkakalaglag di umano ni Oheb sa MDL nitong blacklist. At kung ikaw ang tatanungin ko kabatang, ano sa tingin mo ang dahilan ng blacklist sa pagbagsak, paglaglag o pagbaba nila kay Oheb sa MDL? Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.